So, may nalaman tayo, no, kasi may nabasa tayo sa news kahapon na ay kay ano, kay doon sa isang vlogger na abogado, no, si Attorney Libayan. So, may pinakita siyang letter na nakalagay doon is yung National Prosecution Prosecution Office. So ito yung attached agency ng Department of Justice, ibig sabihin under ito kay Secretary Crispin Remulla. Ito yung mga nagko-conduct ng preliminary investigation. So ito yung determine kung may probable cause ba kung pwede itong iakyat sa Regional Trial Court. So, ito yung sinasabi sa law na kung may probable cause ba. And ito yung nagde-determine kung may, kung talagang, aside from violating violating laws, na ito yung nag-check kung may nilalabag bang penal laws sa Pilipinas. Ano pong mga penal, ito yung mga batas na kung saan pag binayolate mo, makukulong ka. Diba? Makukulong ka. Whether reclusion perpetua or reclusion temporal. Yun na yun. Yun yung dalawang pinakamahaba. Diba? Basta yung penal laws, yun yung makukulong ka kapag ka binayolate mo. At yung National Prosecution Office, yun yung nagde-determine kung binayolate mo yung penal laws. Okay? So, dapat as a Filipino citizen, dapat alam natin yung alam natin yung meaning yan para makaiwas tayo. Hindi naman natin kailangan maging abogado. Ayan, maiiwas tayo sa masama. Gumawa ng masama. I mean, di ba, kung alam natin yung mga bagay na yan, makakadiskarte tayo ng ibang paraan na hindi tayo kakapit sa patalim. Kasi pag kumapit tayo sa patalim, chances are mapupunta tayo sa kulungan pag tayo na sa kote o nadampot o nahuli ng pulis. Kasi 'di ba pag nahuli tayo ng pulis, iaano nila 'yan eh. Isasubmit nila yung mga evidence na nakuha nila doon sa prosecutor. Yun na 'yon. Yung prosecutor is under the National Prosecution Office. So sila yung nagde-determine kung sila yung mag-conduct ng preliminary investigation, then pag may nakita silang probable cause, yun. Tsaka lang iakyat sa RTC yun. So ibig sabihin, lahat ng paglilitis nagsisimula sa preliminary investigation. So doon magde-determine kung kakasuhan ka o hindi doon sa preliminary investigation yun. Kung iakyat sa korte. Na ang pagdidesisyon ay sa judge. So mabuti't alam natin yan. So yun lang po.